Hello guys! So, sa video tutorial natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng file, saka kung paano to i-delete. So, sa pag-create ng file, hindi to yung create command. Walang ganun. Or hindi to yung CRT, hindi siya ganun. So, unang-una mo gagawin ay ang echo. So, mag-i-echo ka ng greater than sign, saka yung file name niya, hello, saka append mo ng file extension niya, txt. Pwede rin na html or gaya nito, batch file ng bat. Okay? So, sa tutorial na to, gagawin natin hello.txt lang. Ganyan. Pause. Siyempre, magpo-pause tayo. So, save nyo, saka i-run nyo yung compiler. Press any key to continue. Ayan. So, bakit wala siyang... Ayan. Ito yung hello. Ito yung hello na ginawa natin. So, ulitin natin to, ha. Wait lang. So, ito yung hello natin. Pag binuksan mo, echo is off. Ganyan. Nangyari yan kasi wala kang nilagay na kung anong text sa kanya. So, para lagyan ng text yan, lagay ka lang dito ng hello world space greater than sign. Ibig sabihin itong greater than sign, gumawa ka ng hello.txt. Saka, yung echo mo na hello world, ibig sabihin na kung ano man yung nakasulat dito, i-intact mo to dito sa file name natin. At dito sa create natin na file. Ayan. So, kapag sinave na natin to, delete muna natin to. Halimbawa, delete. Ayan. So, automatic, nagkaroon siya ng hello na file. So, kapag in-open natin to, hello world. Gaya ng ginawa natin. Okay? So, dito, pause. Lagay tayo ng echo. Hello.txt has been created. Pause. Ayan. So, ulitin natin. So, dito, manonotify na tayo na hello.txt has been created. Press any key to continue. So, kung gusto nyong i-delete ito, ito yung command niya, delete or del. Ganyan lang siya. Delete hello.txt. Ayan. Sabay echo hello.txt has been deleted. Pause. So kapag delete muna natin to. Kapag ganira natin tong program na to, sabihin niya na, okay, gumawa ka ng ng file name na hello.txt. Tapos sa file name na yon, magsulat ka ng hello world. Echo ka ngayon na hello.txt has been created. Tapos pause. Pag in-enter mo yon, pag nag-press ka ng kahit anong key, automatic, i-delete niya ngayon kung ano yung create mo. So, yung create mo na hello text, i-delete niya na ngayon. So, magkakaroon ka ngayon ng prompt na echo, hello.txt has been deleted. So, subukan natin. Ayan. So, ang hello.txt na has been created na. So, nagawa na siya. So, kapag ka-print natin to, itong hello na to, mawawala or ma-delete automatically. So, ayan. Hello.txt has been deleted. So, nawala nga siya. Diba? So, kung gagawa natin ng loop to, ito, gawa natin ng start create. Gawa natin ng marker na create. Tapos, dito naman, gawa tayong marker na delete. Ayan. So, paano tayo makaka loop nito? Gawa tayo ng start na marker.
sa baba niya, gawa tayo ng 2 to create. Tapos 2 to delete. Dito naman, gawa tayo ng go to ulit, papunta na sa start para mag-create siya ulit ng hello.txt. Tapos, i-delete mo, create na naman, delete mo, create na naman. So, looping na naman siya. Ito siya. Nag-create ka na, na ngayon ng panibagong hello file.txt. So, kapag ka-pronounce mo siya, oops, pata na siya. Kapag ka-pronounce mo siya, hello.txt has been deleted. Hello.txt has been created. Automatically, create na siya ulit. Oops. So, no. Ayan. So, nagkakaroon na siya ngayon ng looping. So, automatically, makikreate siya. Saka, madidelete na naman siya. Makikreate siya. Madidelete na naman siya. So, ganun lang yan. So, kung gusto niyo pang matutunan yung iba pang command, mag-subscribe na kayo.